Kumusta mga ka-MT? Welcome po sa ating vlog. Ngayon ay pakikita ko sa inyo kung paano ayusin ang electrical switch. Ang switch na aayusin natin ay pinagbahayan ng langgam. Akala kasi ng iba, pag nasira na ang switch, ay kailangan na itong palitan agad. Well, kung sa bagay mura lang naman ito. Pero, dito ay didiskartehan natin kung papaano ito ayusin. Alam nyo mga ka-MT, ang kadalas ang sira ng switch ay loose contact lamang. Pag loose contact, lilinisin lang ito. Tara, umpisa na natin buksan ang switch. Sa magkabilang dulo, may clamp na nagsiserve as lock. Tanggalin lamang ito gamit ang long nose at maliit na screwdriver para sikwatin. Natanggal na ang lock, dahan-dahang itaas ang upper part ng switch. Meron itong power spring na maaaring tumalsik kapag binigla ang pag-angat. Ayun no, ang dami nila pero mga tsugi na. Hindi ko alam bakit marami naman pwedeng tirahan at sa switch pa sila pumasok. Ikaw ka MT, baka naman alam mo kung bakit may langgam na pumapasok sa loob ng switch. Comment mo naman para alam din namin. Nakakilabot titigan, di ba? Well, myrmecophobia ang tawag sa taong takot sa maraming langgam o insekto. Sa pagtanggal ng bawat parts ay isang magandang paraan na picturean ang switch para may reference kapag ibabalik na ang bawat pyesa. Kailangan lang ng konting tiyaga sa pag-refer ng switch. Pero kung baliwala sa iyo ang 100 pesos, ay bumili ka na lang ng bago. Lalo na kung wala kang time para sa ganito. Pero dahil samahan ito ng madiskarteng tatay, lahat ng pwede natin diskartehan ay gagawin natin. Magandang gamitin ang WD-40 pang tanggal ng dumi at kalawang na kumapit sa metal contact ng switch. Ngayon naman ay ibabalik na natin ang mga parts kung saan ito dating nakapwesto. Kung sakaling nalimutan mo kung saan dapat ipwesto ang isang parts, ay makakatulong ang picture na ating ginawa upang malocate ang tamang pwesto nito. Pag naibalik na natin ang lahat ng piyesa sa loob, ay sasara na natin ang switch. Medyo mahirap ibalik ang lock.
dahil sa lakas ng pwersa ng spring na nasa loob ng switch. Kailangan ng konting pwersa. Kaya ang isa sa discarding ginawa ko ay pinaikutan ko ng masking tape sa gitna ng switch para hindi gumalaw. By this way, madali nating mailalagay ang lock sa magkabilang dulo ng switch. Pag naikabit na ang lock, kailangan i-test ang continuity ng connection hole. Gamitin natin ang digital multi-tester. Iset lang ang tester sa ohmmeter R times 2000. Pag naiset na sa 2000 ohm ang tester, ay ipasok ang tester probe sa connection hole ng switch at in on at off ang CISO button ng switch. Dapat ay zero resistance ang isang side at no resistance sa isang side. Kung hindi ka pa gaano marunong gumamit ng multi-tester, hit mo lang ang notification bell para ma-inform ka kung kailan ito mapapanood. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking maliit na bagay na ituro dito sa madiskarting tatay. Abangan po ninyo ang marami pa nating didiskartehan. Hasta la vista, MT!